Okay, ngayon pong umagang ito ay pansamantala po ngayong araw na ito na tayo ay titigil sa ating pong series sa Book of Revelation. At itutuloy natin yan sa kalooban ng Panginoong Diyos this coming Sunday. Ngayon pong umagang ito ay nais ko pong adalhin sa inyo itong huling kabanata ng aklat ni Josue o Joshua chapter 24. Ito ang pag-aaralan natin sa umaga at mamayang hapon. Hahatiin natin. Ang unang 13 talata ay pag-aaralan natin ngayon pong umagang ito at ito ay papamagatan nating The History of God's Grace. At mamayang hapon, ang chapter 24 verses 14 to 28 ang atin namang pag-aaralan at papamagatan nating The Commitment to God's Grace. Sa pagkakataong ito, nais ko po kayong anyayahan sa inyong mga Biblia, Joshua chapter 24, we will be reading it in Tagalog. Josue kapitulo 24. Tinipon ni Josue ang lahat ng mga lipi ng Israel sa Shechem at tinawag ang matatanda ng Israel at ang kanilang mga pinuno, mga hukom, mga tagapamahala at sila'y humarap sa Diyos. Sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang inyong mga ninuno ay naninirahan ng unang panahon sa kabilang ilog at sitera na ama ni Abraham at ama ni Nahor, siya'y naglingkod sa ibang mga Diyos. Kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa kabila ng ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan. At pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. Kay Isaac ay binigay ko sina Jacob at Esau at ibinigay ko kay Esau ang bundok ng Seir upang angkinin at si Jacob at ang kanyang mga anak ay lumusong sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at Aaron at sinalot ko ang Ehipto sa pamamagitan ng aking ginawa sa gitna niyon. At pagkatapos ay inilabas ko kayo. At inilabas ko ang inyong mga ninuno sa Ehipto at kayo'y dumating sa dagat. Hinabol ng mga karwahe at ng mga mangangabayo ng mga Ehipsyo ang inyong mga ninuno hanggang sa dagat na pula. At nang sila'y tumangis sa Panginoon ay nilagyan niya ng kadiliman ang pangitain niyon at ang mga Ehipsyo at itinabon ang dagat sa kanila at tinakpan sila. Nakita ng inyong mga mata kung ano ang aking ginawa sa Ehipto at kayo'y nanirahan sa ilang ng matagal na panahon. Pagkatapos ay dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo na naninirahan sa kabila ng Jordan at sila'y nakikipaglaban sa inyo. Ibinigay ko sila sa inyong kamay at inyong inangkin ang kanilang lupain. Nilipol ko sila sa harapan ninyo. Nang magkagayoy tumindig si Balak na anak ni Zippor na hari ng Moab at nilabanan ng Israel at siya'y nagsugo at inanyayahan si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko pinakinggan si Balaam kaya't binasbasan niya kayo. Gayon ko kayo iniligtas sa kanyang kamay. Nang kayo'y tumawid sa Jordan at dumating sa Jericho, ang mga tao sa Jericho ay nakipaglaban sa inyo. Gayun din ang mga Amoreo, ang Pereseo, Kananeo, Heteo, Gerseo, Heveo at ang mga Jebuseo at ibinigay ko sila sa inyong kamay. Sinugo ko ang malaking putakti sa unahan niyon na sa harapan niyon ay itinaboy ang dalawang hari ng mga Amoreo. Iyon ay hindi sa pamamagitan ng inyong tabak ni ng inyong pana. Verse 13, at aking binigyang kayo sa lupain na hindi ninyo pinagpaguran ng mga lunsod na hindi ninyo itinayo at ang mga iyon ay inyong tinahanan, kayo'y kumakain ng bunga ng mga ubasan at ulibo na hindi ninyo itinanim. Ito ang salita ng Panginoon. Siguro ang ilan sa inyo rito ay hindi mahilig sa history. No? Baka ang tingin nyo sa history, napaka-boring naman na subject. Sa akin, ako naman, mahilig ako sa history. Now, hindi dahil mahilig ako magmemorya ng mga pangalan ng tao, pangalan ng lugar, o mga petsa. Ang totoo, hindi.
Makakalimutin nga ako eh. Madali ko nang makalimutan ang mga detalye. Na bakit ako mahilig sa history? Dahil napafascinate ako doon sa mga seemingly maliliit na bagay, mga maliliit na pangyayari, mga simple at mga isolated na mga pangyayari na pwedeng bumago ng isang lipunan, pwedeng bumago ng isang bansa, o minsan ng buong mundo. Halimbawa, a single birth, or a battle, a certain battle, or a certain action, or a word of promise, or a certain scientific discovery can change the perspective, the lifestyle, the behavior, or even the system of one society, or even the whole world as a whole. Halimbawa, yung si Martin Luther noong October 31, 1517, kanyang ipinaskil sa Wittenberg Castle sa Germany ang tinatawag niyang 95 theses. At kung babasahin niyo yon, maikli lang naman yon, inilagay niya yan doon sa Wittenberg Castle. At alam niyo yung simpleng pagsusulat niya at paglalagay ng 95 theses na yon ay nagpabago ng takbo ng isipan ng maraming tao sa Europa. Sabi nga ng mga historian, it turned the whole Europe upside down. A simple words, a simple statement, no? A thesis. And then another thing, si Charles Martel, narinig niyo na yung pangalan niyan, Charles the Hammer Martel, noong 732 AD, sa tinatawag na the Battle of Tours, nakipaglaban siya at idinepensa niya ang Europa laban sa mga Turkish armies. At alam niyo, sinasabi ng maraming mga historian na yung tagumpay ni Charles Hammer Martel noong 732 ay nagsagip sa possibility na ang buong Europa, ang buong continent ng Europe ay maging isang Muslim. Diba? Kita nyo kung paanong yung mga simpleng siguro pangyayari na yan ay it turned a certain continent upside down. Or a simple word of promise. Si General Douglas MacArthur, no, ay kilala doon sa kanyang salitang I shall return. Nung siya ay tumakas mula sa Pilipinas patungo ng Australia sa pamamagitan ng submarine, no? Iniwan niya ang salitang ito, ako'y babalik. At alam niyo mo yung salitang yon ay hindi nawala sa isipan ng mga Amerikano at ng mga sundalong Pilipino na nakikipaglaban sa panahon ng Hapon. At kahit na nga nagapi at nanatalo na tayo noon, nandoon pa rin umaalingaw-ngaw ang mga salitang pangakong ito na nagbigay ng pag-asa sa kanila. So anong punto ko, mga kapatid? Yung mga simpleng pangyayaring yan ay may malaking ginagawa sa buhay ng isang lipunan o ng isang bansa. It is only by looking back in time that will help us realize the significance of a certain events. Now dito, si Joshua, ito na yung matanda na si Joshua ng panahon na yan, at pwedeng sabihin malapit na siyang mamatay, pinaalala niya sa kanyang mga kapwa Israelita kung ano ang ginawa ng Diyos sa kasaysayan, sa nakaraan. Pinaalala niya sa kanila yung mga high points, yung mga mahalagang yugto sa bayan ng Israel na kung saan ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay. Gusto niyang sabihin sa kanila, history is really His story. Ang kasaysayan ay kwento na ginawa ng Diyos. At totoo yun, mga kapatid. At dito, sa chapter 24, ang huling bahagi ng aklat ni Joshua, nakita natin na kanyang tinipo ng lahat ng mga Israelita, lahat ng tribo ng Israel, sa Shechem, kasama ng mga matatanda, mga hukom, at mga leader ng bawat tribo. Ang Shechem ay isang historical place nung kapanahunan nila. Bakit? Sapagkat ang Shechem
ay isang lugar na kung saan dito unang naglagay ng dambana si Abraham nung siya ay tawagin ng Diyos mula sa Haran, doon sa Ur, patungo sa Kanaan. Itong kanyang stopover doon sa Shechem, at doon ay nagtayo siya ng isang dambana, at doon din ay tinanggap niya ang pangako na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Dito sa lugar ng Shechem. Bukod doon, si Jacob na apo ni Abraham ay nagtayo rin ng dambana sa lugar na ito nung siya ay patungo sa Padam Aram. Tinawag niya ang lugar na ito na El Elohe Israel, na ang ibig sabihin ay the mighty God of Israel. At ngayon sa pagkakataong ito na sa Shechem sila, si Joshua ay nakatayo sa harapan ng mga tao at kanyang binibigyang diin sa kanila. Kung bakit tayo narito sa lugar na ito ngayon, sa lugar ng Shechem na bahagi ng lupang pangako, ay dahil lamang sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. We are here only because of God's grace. At paano niya pinatunayan yan? Ni-rehearse ni Joshua ang nangyari sa kasaysayan. Yung God's dealing, yung God's intervention in their hearing. At kung papaano ang mga pangyayaring ito ay magsisilbing gabay sa ikapagpapabago ng kanilang buhay at sa kaipagpapatuloy ng kanilang mithiin at pagpupunyagi na patuloy na makipaglaban para sa Panginoon. Para sa marami, ang history at ang kasaysayan is just a period of events that can affect the lives of people or a certain society for better or for worse. Pero tayo mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, para sa atin, ang kasaysayan ay gawa ng Diyos. It is an act of God to accomplish His sovereign purposes in the lives of His people. As somebody said, history is the unfolding of God's plan in the past. Meron ng plano ang Diyos. Noon pa, at ang bawat yugto ng kasaysayan ay ang pagbubukas, paglalantad, at pagtutupad ng lahat ng pinlano ng Diyos. Noon pa, maging sa ating panahon ngayon. Kaya ang mensahe na nais kong dalhin sa inyo ngayon pong umaga ito, history is a display of who God is and what He is doing for the sake of His people. Let me underscore. History is a display of who God is and what He is doing for the sake of His people. And let me share to you three features, tatlong mga marka ng yugto ng pagkilos o ng biyaya ng Diyos sa kasaysayan sa buhay ng kanyang Old Testament covenant people. Yan ang bayan ng Israel. At kung ano ang connection nito sa atin ngayon, sa ating panahon. Una-una, let's look at the mark of God's mercy. Pangalawa, the mark of God's mystery. Pangatlo, the mark of God's God's might. Okay? So, una-una, the mark of God's mercy. Dito makikita natin ang pagpapahayag ng biyaya o habag ng Diyos. Na bakit ko nasabi? Binanggit dito ni Joshua sa ang kasaysayan, sinimulan niya ang pagkikwento sa kasaysayan patungkol kay Abraham. Pero sinimulan niya ang pagbanggit sa buhay ni Abraham sa kung sino si Abraham bago siya naging mananampalataya. At sinabi niya, Abraham was serving heathen gods. Siya ay naglilingkod sa mga paganong Diyos-Diyosan. Isa siyang pagano noon. Siya ay isang tao na sumasamba sa mga idolo, sa mga sumasamba sa mga gawa ng kamay ng tao. Yan si Abraham noon. Basahin natin, verses 2 and 3 ng chapter 24. And Joshua said to all the people, "Thus says the Lord, the God of Israel, long ago, your fathers lived beyond the Euphrates, Terah, the father of Abraham, and of Nahor, and they serve other gods." Now, walang duda na si Abraham ay isang prominenteng persona sa buhay ng mga tao ng Diyos. No?
Siguro hindi pa pwedeng hindi mabanggit ang pangalan ni Abraham. Hindi pa pwedeng hindi mabanggit ang pangalan niya kung ang pag-uusapan lamang natin ay mga dakilang lingkod ng Diyos sa kasaysayan. Si Abraham ay isang maituturing nating ama ng pananampalataya. No? Yan si Abraham. Pero tandaan natin, bago si Abraham nakilala sa kanyang pagiging dakila sa pananampalataya, siya ay isang pagano noon. He served other gods. They served other gods. Siya ay idolater, tulad ng kanyang amang si Terah at natulad ng kanyang kapatid na si Nahor sa lupain ng mga Kaldeyo. Walang special sa taong ito. Siya ay tulad din ng ibang mga tinuturing na bayani ng pananampalataya na noon, bago sila naging kilala sa kanilang pananampalataya, sila kilala sa kanilang kasalanan. Kilala sa kanilang pagsamba sa mga idolo. Now, there is a tendency in the popular Christian mind to look upon this man, Abraham, as if na parabang napakabuting tao niya, na parang hindi siya mapansin ng Diyos sa kanyang kabutihan, nagmining-ming at tumitingkad ang kanyang pagiging mapagpananampalatayanin sa Diyos, no? Minsan ganyan ang tingin natin, no? Si Abraham, iba talaga siya. No, mga kapatid, siya ay dating sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan si Abraham noon. No, maging ang mga Hudyo, mayroon ding sobrang taas na tingin kay Abraham. In fact, kung bukod sa Biblia, may mga tinatawag na tayong mga extra-biblical literature. No, halimbawa, yung apokrypha. Hindi yan kasama sa Bible, pero tinatanggap yan ng ibang mga relihiyon, yung apokrypha. Pero hindi yan napasama sa canon. Kaya hindi yan natin tinatanggap yan at hindi yan, tingin natin hindi siya kasama sa inspired writings. No? Pero meron pa noon na kung tawagin ay pseudepigrapha. Ano yung pseudepigrapha? Ito ay mga sulat ng mga Jewish writers, no, na ang ginawa nila, inattribute nila yung kanilang sinulat na animoy sulat ni Abraham, sulat ni Moses, sulat ni Enoch, para daw tanggapin ng mga tao na parang galing din sa Diyos. Pero hindi ito napatunayang totoo. At hanggang ngayon, available yan. No, yung mga pseudepigrapha, yung apokrypha, nandyan pa rin yan, na makikita pa rin yan sa ating panahon ngayon. No, sa isang bahagi ng pseudepigrapha na kung tawagin na The Book of Jubilees, doon makikita nyo na may kwento patungkol kay Abraham. At ayon doon sa kwento, si Abraham daw, 14 years old pa lang noon, nandoon siya sa lupain ng mga Kaldeyo, siya daw ay naniniwala na kay Yahweh. At hindi na daw naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Naisipin nyo, ha? Ganun ang kwento. At later on, sinabi niya doon sa tatay niya na si Terah, huwag na tayong sumamba dyan. Huwag na tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi totoo yan. No? And then, noong 60 years old na daw, si Abraham, sinunog niya yung mga bahay na nandoon nakalagay ang mga ribulto ng mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Now, well, magandang kwento yung mga bagay na yon, pero nais kong sabihin na yon ay based on assumption than facts. Hindi yan natin pwedeng masabing totoo, maaaring yan ay assumption lamang. O pagpapagwapo lang siguro, sabihin natin, pagpapapugi kay Abraham. Malinaw sa binasa natin ngayon na si Abraham, tulad ng kanyang ama at ng kanyang kapatid at ng lahat ng mga tao sa lugar ng Haran, ay sumasamba sa mga idolo at sa mga Diyos-Diyosan. No? Yan ang kanyang buhay noon. But in verse 3a, itong mababasa natin, "Then I took your father Abraham from beyond the river." And anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay God saved Abraham. It means saving hand of God. Saving hand of God. So nakita natin mula sa paglilingkod niya sa mga idolo, mula sa pagiging pagsiserve niya sa mga hidden God, ngayon, nakaranas siya ng saving hand of God. Ang Diyos ang siyang kumilos sa kanya. It shows
na ang biyaya ng Diyos ay dumating sa kanya. Kaya totoo yung kanta na nilikha ni John Newton na kinakanta rin natin ngayon, Amazing Grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Amazing grace. Now, alam nyo, yung sobrang amazing ng grace, sa sobrang kahanga-hanga at kamangha-mangha ng biyaya, hindi pinananampalatayanan ng tao. Kasi napaka-amazing, napaka-wonderful, nakakamangha-mangha masyado, kaya hindi maintindihan. Maliban lamang na ang Diyos mismo ay magbigay ng liwanag sa kanyang isip at kakayanang maunawaan niya yung biyayang yan. Si Abraham ay tinawag ng Diyos mula sa putik ng paganismo. Hinipo ng Diyos, kinahabagan ng Diyos. Kaya yun yung puwersa ng salita na ginamit dito na then or but in other translations. Parang katulad ni Apostle Pablo. Think of the great Apostle Paul. Diba? Sino ba si Pablo noon? Bago naging Pablo. Siya si Saulo. Sino si Saulo? Siya isang self-righteous Pharisee. Handa siyang pumatay ng mga Kristiyano alang-alang sa kanyang relihiyong Judaismo na ang tingin niya ay tama at totoo. No? Pero dumating ang panahon na nakatagpo niya si Kristo sa daan ng Damasco at nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat. Tulad ni Abraham. Tinawag ng Diyos, nagbago ang lahat. Si Pablo, na dati ay kalaban ng mga Kristiyano, nagbago ang lahat nung siya itawagin ni Kristo. Sa, kaya mula sa pagiging manguusig, siya na ang inuusig. Mula sa pagiging kaaway ng pananampalatayang Kristiyano, siya ngayon ay isang prominenteng misyonaryo at mangangaral ng Ebanghelyo. Tulad din ang marami sa atin dito, hindi ba? Lahat tayo rito. Bago tayo naging mananampalataya, tayo mga makasalanang patungo sa kapahamakan. Deserving tayo ng punishment ng Diyos. Ang totoo, hindi nga natin alam ang totoong estado natin sa harapan ng Diyos. We are all spiritually dead. Sabi ng Bible, tayo mga patay, spiritual. Hindi natin naiintindihan ang ating kalalagayan, ang ating estado sa harapan ng isang banal at matuwid na Diyos. Ephesians chapter 2 verses 1 and 2. Ang pag-aunawa natin sa Ebanghelyo, ang kaalaman natin sa katotohanan ng Diyos, maging ang tugon natin ang pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus, lahat yan ay gawa ng biyaya at habag ng Diyos sa buhay natin. Kung hindi tayo inabot, kung hindi tayo tumanggap, if that mercy and grace didn't fall in us, tayong lahat, tulad ng karamihan, ay nasa daan patungo sa walang hanggang kapahamakan. Kaya dito natin makikita the saving hand of God. Now let's go to the second heading, the mark of God's mystery. Now, alam niyo maraming mga bagay na pwede nating sabihin. Napaka, yung sa English ay puzzling, no? Yung ano ba yun sa Tagalog, mahirap intindihin, no? Mga misteryoso, mahiwaga, lalo sa nature ng Diyos, yung kalikasan ng Diyos. Halimbawa, sabi ng Bible, iisa lang ang Diyos. Pero sabi rin ng Bible, ang Diyos ay mayroong tatlong persona. Di ba? Dali bang intindihin yan? No? Sabi ng Bible, iisa lang ang Diyos. Pero sabi rin ng Bible, ang Diyos ay may tatlong persona. At yung tatlong persona na yun ay distinct to one another. Yung Ama, hindi si Kristo yun. Si Kristo, hindi yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, hindi yung Ama. Pero yung Ama ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos. At sila ay pantay-pantay sa pagka-Diyos. They are one in essence. They are one in status as God. But there is only one God. Alam nyo, kaya yung church fathers, sa maraming panahon, nahirapan silang kumuha ng tamang termino. Kung ano ang itatawag nila sa isang konseptong hindi nila kayang iwasan na nakikita sa Biblia. Hanggang sa dumating yung salitang Trinitas sa pamamagitan ni Tertullian, isang church father. No? Marami bagay na mahirap intindihin, di ba? Halimbawa, sabi ng Biblia,
si Kristo ay nagtataglay ng dalawang kalikasan. Ang kalikasan ng pagka-Diyos, ang kalikasan ng pagka-tao. Pero hindi naghahalo yung dalawang kalikasan na yon. Hindi nagmi-mix. Sinasabi rin ng Biblia, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. May kontrol ng lahat ng bagay. Pero bakit maging ang kasamaan ay namamayagpag? Kung siya ay makapangyarihan sa lahat, bakit andyan pa rin ang kasamaan? Sabi rin ng Biblia, lahat tayo mga Kristiyano, dapat dalhin natin ang Ebanghelyo, ipangaral natin ang Ebanghelyo, ishare natin yung gospel sa mga dimananampalataya. Pero sabi rin ng Biblia, bago pa itatag ang sanlibutan ito, meron akong hinirang para sa akin. Kita nyo? That's puzzling. No? That's mind-boggling. Sabi ng Bible, manalangin kayo lagi. Sabi pa nga, manalangin kayong walang patid. Hindi ba? Magpuyat kayo sa pananalangin. Pero sabi rin ng Bible, bago pa lahat ng bagay na mangyayari, ang bawat detalye nito, pinlano na ng Diyos. God declares the end from the beginning. And we are also called to be a responsible person. So this makes God awesome. This makes God wonderful and mysterious. Right? That's why He is worthy of our worship. He is worthy of our praise. But not only that, brethren, in this particular passage, we can see the mystery, first of all, of God's promise. No? Nagsasalita pa rin si Joshua. Binabanggit niya pa rin si Abraham. Verse 3b, sabi niya, and led him through all the land of Canaan and made his offspring many. I gave him Isaac. Dinala daw ng Diyos si Abraham sa Kanaan at binigyan ng napakaraming binhi at ibinigay niya si Isaac. Parang merong disconnection sa statement. Binigyan ng maraming binhi at binigay niya sa kanya si Isaac. Now, paano magkakaroon ng maraming binhi si Abraham? Now, gusto kong balikan natin yung kwento. Alam naman natin yung kwento na yan. 75 years old si Abraham noong pinangakuhan siya na magiging ama ng maraming bansa, na magkakaroon ng maraming binhi, na kasing dami ng bituin sa langit ang kanyang binhi at kasing dami ng buhangin sa dagat. 75 years old siya. At after 25 years, nagkaroon siya ng anak, si Isaac. 100 years old na siya noon. No? Isipin niyo yan. Pinangakuha ng maraming binhi. Pagkatapos 25 years bago tinugon. Matanda na siya, 100 taon na. Nagkaroon siya ng anak si Isaac. Si Isaac, nag-asawa, 40 years old na. Bukod doon, ng pangasawa niya, si Rebecca, hindi rin magkaanak. Paparamihin ang binhi. Tapos yung anak, nagkaroon ng asawa, hindi magkaanak. Nagkaanak si Isaac at saka si Rebecca pagkatapos ng 20 taon. Diba? Yun ay si Esau at saka si Jacob. Anong gusto kong sabihin mga kapatid? Bakit natin binabanggit dito? Napaka-misteryoso ng pangako ng Diyos na ito. No? God is truly mysterious in His way of doing things. He is not driven by the calendar or intimidated by the clock. Hindi siya kinokontrol ng kalendaryo o ng oras. Di ba tayo kontrolada? Diba, katulad, dali na, nagmamadali na. Anong oras na? Unti ka pa nagbibis. Di ba? Kontrolada. Ako, kontrolado ako. Tumitingin ako sa oras eh. No? Baka, may magreklamo eh. Pero wala na akong pakialam ngayon. Di ba? Si ang Diyos, hindi siya kontrolado ng oras. Pangakuha ng maraming binhi. After 25 years pa, magkakaanak. After
40 years old bago nagkaroon na nag-asawa. Pagkatapos after 20 years pa, 60 years old na bago nagkaroon ng anak si isa. Magkakaroon ng parang hirap naman. Pero ang gusto kong sabihin dito ay ganito. No? Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, but he does it slowly and gradually. Little by little. Little by little. Yung faithfulness ng Diyos ay nakikita doon sa gradual na ginagawa niya. Sa mga paunti-unting bagay na nangyayari. Nandoon ang katapatan ng Diyos. Minsan kasi, kulang tayo sa pasensya. No? Gusto natin, pag nag-pray tayo, andiyan kagad yung tugon. Gusto natin, pag meron tayong hiningi sa Panginoon, andiyan kagad ang tugon. At kapag hindi nangyari, nagtatampo na tayo. At pag hindi nangyari, ano? Oh, wala na tayong ganang mag-pray. Wala naman nangyayari sa prayer ko eh. Di ba? Tama ba? Kulang tayo sa pasensya. We want God to show His power and faithfulness in a speedy way. Ito nakaraang Martes, nag-attend ako ng conference, ano, seminar dito sa, ano, half-day seminar dito sa Camp Jabez, sponsor yan ng CGM. Kasi, in-invite ako nung, ano, nung isang kakilala kong staff doon, kasi may nakilala kong isang staff doon na nakilala ko yon noong nag-speak ako sa isang church sa Dasmariñas na nagtatrabaho sa CGM. Sabi niya, Pastor, ating karito ng half-day seminar, no? Eh, may VIP ka naman. Meron kasi, in-enroll niya ako sa isang, may VIP card ako sa, ano, sa CGM. Yung VIP card, pag meron ka nun, 20% discount ka sa lahat ng mga binibenta nilang libro at saka ng mga materials. So, may VIP card ka. So, may bayad ito, pero dahil may VIP card, libre na pag may VIP card. Bukod doon, may ibibigay din na book. Kaya, ating ka. Alam mo, interest ko doon yung book lang. No? Nung tinignan ko sino ba speak, hindi ko naman kilala itong Leo o Lydie na ito. Sino ba yan? No? Wala akong ganang umatin. Wala akong interest talagang umatin. Ang iniisip ko pa nga, sabi ko pupunta ako doon, mga patapos na yung seminar, ano, para malapit na yung ano. Pero, well, nag-decide ako, pumunta ako. So, umatin ako. Ito yung mga kapatid, I found out na yung seminar ay napakaganda. Napakaganda ng presentation, very biblical, and I was encouraged. I was really encouraged. No? Doon sa presentation, it's actually about the book of Titus. No? Present you the book of Titus in, I think, in the 3 hours. No? And I was encouraged. So, nung tumayo na yung, ano, yung host, sabi niya ganun, alam ko naman yung iba sa inyo rito. Gusto nang matapos ang seminar para dun sa libro, no? No? Kaya yung VIP, na ang ibig sabihin sana niyan ay very important pastor, ang meaning niyan ay very impatient pastor. Tinamaan ako. Kasi impatient talaga ako. No, mga kapatid? At minsan ganyan din tayo, di ba? Ganyan tayo, we are impatient. But God's faithfulness to His promise is usually displayed little by little. Di ba may kanta nung araw na little by little, every day, little by little, in every way, Jesus is changing me. Gusto niyo pang tapusin ko, no? Pero ang punto rito, yung faithfulness ng Diyos nakikita sa saan? Sa mga paunti-unting ginagawa niya, nandoon. Kasi gusto natin sa mabilisan. Mga kapatid, ganyan ang Diyos ng Bible. But not only that, the mystery of God's providence. Verse 4, and to Isaac, I gave Jacob and Esau, and I gave Esau the hill country of Seir to possess. But Jacob and his children went down to Egypt. Now, isipin niyo mga kapatid to, ah, itong kwentong ito. Si Esau, sabi sa Tagalog, no? Paboritong pagkain niya ng mga nagkakaroon ng mga
hepatitis. Si Esau at ang kanyang pamilya, ito ay non-covenant line. Tandaan natin yan. Yung covenant nation, yung kay Jacob. No? Si Esau hindi. Non-covenant line yan. Pero ang pinangakuhan at binigyan ng inheritance ay si Esau. Pansin ninyo, I gave Esau the hill country of Seir to possess. But Jacob and his children went down to Egypt. Very mysterious yan. Yung covenant line, dadalhin sa Egypto. Yung non-covenant line, pupunta saan? Magpo-possess ng isang lupain. Samantalang yung mga Israelita, andoon sa Egypto, later on magiging alipin sila ng mga Egyptian. Pahihirapan sila ng mga Egyptyo doon. Hindi ba? Naisip niyo ba yan? Bakit gagawin ng Diyos yun? Why do the covenant people experience hardship and slavery while others have their reward? Why do God's chosen ones experience the affliction while others enjoys their good things? Let me remind you, brethren, again, that this is the normal experience of God's people from Old Testament to New Testament. Ito ang normal na karanasan ng lahat ng mga tao ng Diyos. Dumadaan sila sa kapighatian. Dumadaan sila sa mga mahihirap na sitwasyon. Kaya wag nating paniwalaan yung malaganap na turo ngayon ng health and wealth gospel. Na pag naging Kristiyano ka, dapat aasenso buhay mo. Dapat laging maraming laman ang pitaka mo. No? Dapat money is the flower of your pocket. Dapat ganun. Huwag kayo maniwala dyan. Hindi turo ng Bible yan. Sapagkat ang normal experience ng mga mananampalataya, dumadaan talaga sila sa sufferings. Ang mga Christian. Noon hanggang ngayon. At maging sa panakasaysayan ng ating pong Kristyanismo. Philippians 1.27, di ba? Sabi doon, hindi lang kayo pinagkalooban ng karapatang manampalataya, kundi magtiis din naman para sa Kanya. Ang Panginoon Jesucristo nagsabi sa Sermon on the Mount na ang mga mananampalatayang pupunta sa buhay na walang hanggan, dadaan saan? Sa makipot at makitid na pintuan at daan. Yan ang buhay ng mga Christians. There are periods of darkness in Christian life na minsan hindi natin nakikita ng malinaw at hindi natin nakikita ang sagot sa ating mga panalangin. Hindi natin nakikita ang dahilan kung bakit dumadaan tayo sa mga sitwasyon. Pero pwede pa rin tayong magtiwala sa Diyos, sa Kanyang salita. Pwede pa rin natin siyang panghawakan maging sa gitna ng kadiliman. Di ba? Eh minsan, madalang normal sa tao na ang inaalagaan natin yung bigat ng ating kalooban. At ako, naintindihan ko naman yan. Nararanasan ko rin yan eh. Pero mayroong plano ang Diyos sa gitna ng kadiliman. At dapat tingnan natin ang hiwagang ito sa liwanag ng buong kwento. Kasi alam mo, minsan tayo, ang totoo na, di ba minsan kaya tayo nahihirapan? Kasi yung nakikita natin, hindi yung buong kwento eh. Ang nakikita lang natin yung bahagi ng kwento. Hindi yung buong kwento, yung buong pangyayari. Halimbawa, itong pangyayari ng, di ba, binigyan si Esau ng lupain, samantalang si Jacob dinala doon sa Egypto at naging alipin. Pero tingnan natin yung buong kwento. Ano ang nangyari? Si Esau, ang kanyang mga lahi at ang kanyang binhi ay ano? Namuhay sa kadiliman ng isip pagdating sa pananampalataya at pagdating sa usaping may kinalaman kay Yahweh. Hindi nila kilala si Yahweh. Madilim ang isip nila. And later on, ito ay naging Edomita, Edomites, naging mga matitinding kalaban ng mga Israelita. No? Hindi ba't matatandaan ninyo, ayaw ngang pumunta ni Jonah sa Nineveh. Kasi ang sasama ng mga tao ron, mga Edomita yon, galing sa lahi ni Esau. Samantalang, si Jacob, ang lahi niya ay naging kasama sa covenant nation, nagkaroon ng engagement kay Yahweh. Marami sa kanila nakilala si Yahweh. Nakarating sila sa lupang pangako. Naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang buong kwento.
Minsan, ang nakikita natin sa buhay natin yung kapirasong kwento ng lahat ng pangyayari. Huwag tayong manlumo at manlupaypay, mga kapatid. No? Eh, yan ang Diyos natin eh. He is kind to show us plainly that within the story of His grace, we may meet with darkness. Not that we relish darkness. Hindi po tayo nagre-relish sa darkness. Hindi tayo nag-enjoy sa kadiliman. No? Pero ang Diyos ay pwede nating pagtiwalaan na tayo ay pwedeng hawakan niya sa gitna ng isang madilim na mga pangyayari. The mark of God's mystery. Let's go to the last point, the mark of God's might. First, makikita natin yung kanyang power, His power. Verses 5 to 8, makikita natin si Joshua, nirecall niya yung kapangyarihan ng Diyos sa naginawa niya noong ang mga Israelita ay nandoon sa Ehipto. Anong ginawa ng Diyos? No? Anong ginawa ng Diyos para pahirapan si Paraon at ang mga Egyptian? Nagpadala ang Diyos ng 10 salot. No? 10 plagues. Ni-recall yun ng Diyos, ni Joshua. At ni-recall din yung paano niligtas ng Diyos ang mga Israelita noong hinahabol na sila ng mga tauhan ni Paraon at nakarating sila ay nandoon, nagkakampo sa Pihahirot. Ang pangalan ay Pihahirot sa pagitan ng Migdol at ng Red Sea. No? At nung dumarating na itong mga kawal ni Paraon, ay hindi na nila malaman ang gagawin nila at hinati ng Diyos ang dagat na pula. Nakadaan ang mga Israelita nung paparat ng nakita ng mga Egyptian armies na pumasok ang mga, dumaan ang mga Israelita doon sa mismong natuyong dagat na pula, ay pumunta rin sila. At ang ginawa ng Diyos, binalik sa normal yung dagat at walang ni isa sa kanila ang naligtas. And that is what God is doing. God has deliberately placed them into a helpless situation to show that salvation is only of the Lord. Jonah 2:9. And minsan, ganyan, di ba? God will sometimes box us up in our own helplessness. Yung bang wala ka na magagawa para ipakita na hindi ka dapat umasa doon sa cleverness mo. Kasi alam nyo na may tendency tayong maging umasa sa cleverness natin. No? Kasi minsan may nakausap ako na sabi niya, alam mo, pastor, marami na akong pinagdaanan. Pero sa mga panahong yun, lumalabas ang aking naturalesa. Ang aking diskarte. No? Minsan, andiyan pa rin ang yabang natin eh. Pero may time na darating ka sa punto na wala ka na magawa. No? Wala na. At doon, minsan pinapayagan ng Diyos siya na mangyari para saan ka titingin? Ha? Sa Kanya. Hihingi ka ng awa sa Kanya. And don't misunderstand me, brethren. Now, I don't mean that Christianity is just leaving everything in the powerful hands of God. Now, hindi yan sinasabi ko na all we have to do is sit and relax and watch how God will transform everything. Hindi natin tinatanggap yung turo na pinopopularize ng ibang mga writers ngayon na katulad ni Watchman Nee, let go and let God. Na sinasabi, don't take some effort to fight sin. Hindi mo kinakailang magsikap o magpunyagi na labanan ng kasalanan at labanan ng mga kabalisahan at mga tukso, no? Just let God to do it. Just let God to do it for yourselves. No, hindi yan turo ng Bible. Dapat tayong magpunyagi. Dapat tayong lumaban na ma-overcome ang lahat ng ito at sundin ang kalooban ng Panginoon. But there are times na dinadala tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon na helpless na tayo at ang kumpiyansa natin ay wala na sa karunungan natin, wala na sa lakas natin, wala na sa resources, wala na sa mga tao na kapaligid sa atin, kundi wala na tayong pupuntahan kundi siya lang. At kayo din sa kaligtasan, hindi ba? Alam niyo, walang totoong ligtas. Ulitin ko, ha? Walang totoong ligtas kung hindi niya naranasan at naramdaman na siya ay helpless at hopeless. Doon ka lang kasi lalapit kay Kristo, sasabihin mo, Panginoon, iligtas mo ako. Pero kung alam mo na may paraan pa para ikaw ay maligtas, no? Kung sa tingin mo may contribution ka pa
Kung sa tingin mo yung mabubuting gawa mo, yung kabaitan mo, o yung mga ginagawa mo ay pwedeng paraan din para maligtas ka. Hindi ka magiging hopeless and helpless. You can only utter the words, "Help me, O God," in the real sense of the word, if you have that kind of feeling of helplessness and hopelessness. Diba? So His power, not only that, His protection. Now dito, binanggit ni Joshua rito yung nangyari naman. Nung ang mga Israelita ay dumaan sa plain of Moab, doon sa kapatagan ng Moab, at naroon ay si Haring Balak na may masamang balak, no? Sa kanila, sa tingin ni Haring Balak, mukhang malakas tong bayan ng Israel na ito. Hinire niya ang isang propeta na ang pangalan si Balaam, sapagkat si Balaam, sa kanyang experience nila, lahat ng mga sasabihin nito ay nagiging totoo. Nagiging isang successful diviner. Pag meron siyang sinumpa, talaga may nangyayaring hindi maganda. Pag meron siyang pinagpala, may nangyayaring pagpapala. So hinire niya at babayaran niya para sumpain lamang ang mga Israelita. Pero si Balaam, sa tuwing i-a-utter niya na yung curse, ang lumalabas, blessing. No? So, anong sinasabi ni Joshua? Sinasabi niya, tandaan niyo, kung gaano pinroteksyonan ang inyong mga ninuno sa panahong ito ng kanilang paglakad sa plain of Moab patungo sa lupang pangako na hindi sila nagalaw ng mga masasamang hangarin sa kanila. And this is the point, brethren, no? Because the same appeal applies to us, to God's people in every age, to His church as a whole, and to the individual Christian, even the church, the true church of Christ. Ano sabi? Matthew 16:18. Ano sabi doon? At itatayo ko ang iglesia at ang pintuan ng Hades ay di magsisipanaig laban sa kanya. No? Yung iglesyang totoo, hindi nawala. Sapagkat ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kaya, hindi totoo yung turo ng mga Mormons na nawala daw yung church pagkatapos na namatay ang mga apostol. Bumalik ang church sa panahon ni Joseph Smith. At yung turo ng local na kongregasyon na iglesia ni Manalo na nawala daw yung church sa mamatay ang mga apostol at naitayo noong 1944. Noong tumanggap ng pangitain si Felix Manalo doon sa Punta Santa Ana nung siya ay nagkaroon ng pangitain doon. At sinabi, at itatayo ko, ito na yun. Hindi yan magiging totoo sa Matthew 16:18 sapagkat ang sabi ng Matthew 16:18, hindi mawawala ang iglesia. Sapagkat ang pintuan ng Hades ay di magsisipanaig laban sa kanya. The church will remain. Well, maaaring mawala sa isang lugar. Maaaring yung iglesia sa Epeso, nawala na. Yung iglesia sa Thessalonica, pero yung iglesia sa ibang lugar, nandoon pa rin nagpatuloy hanggang sa darating si Kristo para sagipin ang iglesia. Yung protection ng Diyos ay totoong yan. Now, hindi ibig sabihin na hindi tayo magiging biktima ng mga trahedya, kalamidad, pero merong security na pinangako sa atin ng Diyos. Yung kaligtasan natin, kung ikaw ay totoong ligtas, secured yan. Yung pagpapatawad sa iyo, totoo yan. Yung heavenly inheritance mo, protektado yan. Walang gagalaw yan. At yung walang hanggang kapahingahan mo sa kaluwalhatian, intact yan. Last but not the least, His provision. Verse 13. I gave you a land on which you had labored and cities that you had not built, and you dwell in them. You eat the fruit of vineyards and olive orchards that you did not plant. Here is the abundant provision of God for His people. Well, of course, hindi automatic itong nangyaring ito. No? Alam natin yung kwento. They live in wilderness for a long time, 40 years in the wilderness. Dumaan sila sa iba't ibang difficulties, hardship, battle, but God sustained them and they reached the promised land. No?
they reached the land flowing with milk and honey. Meron silang syudad at mga bayan na sabi, hindi naman ninyo itinayo, binigay ko sa inyo. Yung tinupad niya ang pangako niya kay Abraham at hundred of years na sila'y makakarating ang kanyang binhi sa lugar na ito. Ngayon mga kapatid, Christian life is likened to a long journey. Ang buhay Kristiyano ay tulad sa isang mahabang paglalakbay. Yung journey natin nagsimula nung nakilala natin si Kristo, nung tinanggap natin ang biyaya ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, no? At pinangakuhan niya tayo na kanyang, nabibigyan niya tayo ng protection, ibibigyan niya lahat ng ating pangangailangan habang tayo tumatahak sa journey na ito ng pakikipagdigma laban sa kasalanan, kamalian, at kasamaan. Binigay niya sa atin ang kanyang salita na magiging gabay at liwanag natin sa ating mga landasin. Inilagay niya tayo sa church. Para doon sa church, makaramdam tayo, magkaroon tayo ng kalakasan sa pakikisama natin sa ating mga kapwa-kapatid. But at the end of the journey, sa katapusan ng ating paglalakbay, tatanggapin natin ang pagpapalang walang kapantay, walang katulad. Isang pagpapala na higit sa tinanggap ng mga Israelita, no? Nang kanilang marating ang lupang pangako. Sapagkat yung syudad na pinangako ng Diyos sa atin ay isang syudad na hindi na natin mararanasan ang kalungkutan, hindi natin mararanasan ang kapighatian, hindi na natin mararanasan ang anumang klase ng pakikipaglaban, at higit sa lahat, wala na ang kasalanan. Wala na ang kasalanan. Makakasama natin si Kristo magpakailan, kailanman. Doon ka ba pupunta? Yun ba ang syudad na tinitingnan mo ngayon? Kung hindi mo pa nakikita yan at wala ka pang kaalam-alam dyan, delikado ang kalalagayan mo. Ang aking hamon, lumapit ka kay Kristo ngayon at sabihin mo sa Kanya, iligtas mo ako. Ako'y isang makasalanan. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na aming napagbulay-bulayan. Sulat mo sa puso namin ang mga katotohanang nakasulat dito. At hindi ito makalimutan, hindi ito mawaglit, ito ay patuloy na maging hamon at maging gabay sa pagtahak namin sa aming long journey hanggang kami ay makarating doon sa Celestial City. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.